Masyadong social issues na tinanong talaga, it was more women-centered kasi siguro yung redirection nila into their branding na you know what, we're looking for a transformational leader. Pero yung given na, di ba sinasabi nila, ang surprising ng lineup ng top 16. Akala ko, at least man lang yung kudaan levels this time, nakakatakot. In pageantry, spoken in bawawaw talaga. Yun yung in-expect ko. Pero wala akong nakitang parang ala Zozie Beanie Tunzi talaga. Yeah. Siyempre, Miss USA did amazing sa Q&A. Pero yung impactful talaga na Zozie Beanie levels. Correct. But do you feel, Nicole, do you feel like, kasi there were saying na may lumalabas ng mga articles saying that sa mga prelims, which is like yung pinaka-cutthroat sa semis, di ba? Yun yung namimili ng semis. Iba pa yung selection committee. Prelims and more than that, closed door. Yung closed door, di ba? Mm-hmm. So yung closed door daw, dun sila namili ng top 16. Iba pa yung selection committee mismo na alam na kung sino yung pag mamimili na lang dun sa 16. Kumbaga, do you feel like kulang tayo sa naging advocacy this year that it should have started like, alam mo yung parang Katriona? Yeah. Well, definitely, yes. Pero kasi feeling ko, if titignan mo yung mga previous queens, kunwari, hindi rin naman as strong as Catriona's advocacy, pero nakakapasok pa rin sila sa first cut. Pero feeling ko this time na nag-rebrand talaga sila na transformational leader, yun na talaga yung hinanap at hyper-focus. May nagsasabi na ikaw na daw dapat yung director ng Miss Universe. Sa communication. Sa communications. Ikaw daw parang, maturo sa Q&A. Tinatag nga ako. At the end of the day talaga, it's all up to the girl. Like, it's the organization meets you halfway. Pero ang daming times din na as candidates, linalaban namin kung ano yung gusto namin at yung feeling namin kailangan gawin. Kasi sa huli, ikaw lang din naman mag-step on the stage, di ba? Pero ayun, siguro may mga complications din. It depends din on the handhold of the organization on you. Pero I always believe that, you know, sometimes the organization can only do so much also, and the girl could also do so much. You have to meet halfway and collaborate talaga. That's the secret. Ito na, Mar, sagutin mo na rin, di ba? Kasi nga marami nagtatanong na parang baka napasobrahan daw ng rampa versus ano, di ba, yung mga advocacy, yung organization. Kumbaga dapat instead na mag-focus sila dun sa mga charities that you used to do in Binibini and the other organizations, parang dumami yung socials. Anong masasabi mo dun? Anong observation mo dun bilang isang kumbaga, no, talagang pageant expert? Actually, hindi pa nga intense yung socials ni Celeste. Parang feeling ko the previous candidates did more postings before. So, I thought it was pretty well-balanced din naman. And I honestly thought Celeste would easily get into the first cut. Oo, totoo yan. Correct. Sabi ko nga, kahit top 5 nga. Kasi yung face card, correct. 100. Diba? Pero, actually, not speaking about Celeste, but the organization, correct, per se. Uh-huh. Yung organization, yung parang mas, I don't know, kasi their inner workings. Eh. And then, the thing with pageantry that people don't really see is more than the organization, ang daming tao talaga naka-surround sa'yo, lalo na kung Miss Universe ka. So, yung problema lagi is, nalilito yung girls, sino pakikinggan ko? Pakikinggan ko ba sarili ko? And then, syempre, may mga, kung yan yung suotin mo, hindi ka mananalo. So, parang, shocks, kahit na ito yung gusto ko, sabi niya, parang nasumpa na. So, parang, kaya sinabi ko na halfway talaga yung organization and the girl. Kasi, parang, to an extent, kailangan, nagka-class kayo, kailangan nyo paglaban. Ang pero dapat, that builds a healthy communication if you do debate, right? Mm-hmm. And what do you wish to see in the next candidate that we're gonna bring forth? I think, kasi ngayon na, ang dami nang inopen na doors ng Miss Universe. Like, it started with allowing trans women to step on stage, di ba, and join. Ngayon, mothers and married women na. I think we should send, like, yung someone along those lines who meet those, yung mga mas bago kung saan inopen up yung ano, yung doors, para not naman necessary na controversial pero transformational. Kasi parang Miss Universe, I guess, now stands to acknowledge every kind of woman. Yes. Yeah. So kailangan may strong messaging siya, not necessarily nga yung advocacy na sinasagot natin sa Q&A, pero yung who she is lang.
what she stands for, what she believes in, if she's a mother, if she got married early, yun. Yes. So, palagay mo makakabalik ulit pa tayo sa mga sa semis, sa pag-submiss universe? Sana. Kailangan daw siya nga daw yung pumalit sa ano. Uh-huh. Sabi ng fans. Hindi po ako nagsabi nun. Sinabi ng fans, di ba? If we successfully recalibrate, yun lang yun.